Mabuhay, Bitikenyos! Nandito kami ngayon, kami nga pala ang Federizing Volunteers kasama ang Pitikenyo at sangguniang mag-aaral ng Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Dahil finally, the long wait is over. At mga kapatid, Bitikenyos, ito din ang pinakauna nating podcast, di ba? So ito ang pinakauna nating podcast na gagawin natin upang talakayin, upang pag-usapan, at upang pakinggan kung gaano nga ba kadakila ang kababaihan. Na may temang kababaihan, dakila ka. So guys, so ngayon naman nakikita nyo, meron tayong kasamang special guest, magandang special guest. Ayan. Pero, special guest. Pero bago natin ipakilala ang ating magandang special guest, hayaan nyo muna na pakilala namin ang bawat isa. Ako nga po pala, si Danica A. Santiago, ang secretary ng Federizing Volunteers. And my name is Marlene F. Cornell, a general secretary of Association of Junior Accounting Information Analysts and also a proud member of BTEC Federizing Volunteers. And... Good afternoon, everyone. My name is Kaisel Gollis, first year representative of Sangguniang Mag-aaral. Yes, and good day, everyone. I am Jessica Milaksamana, the PRO of BTEC Sangguniang Mag-aaral. Ayan, maraming salamat, everyone. And finally, let's all welcome our special guest, the head librarian of BTEC, Ma'am Karen Leon. Maraming salamat sa invitation. Na-pressure naman ako, first pa lang. Sige, ayan, thank sige. You. Pero bago po tayo mag-start, ma'am, let's shake our... Tanggalin muna natin yung ano dyan para mabuksan ang ating mga kaisipan. So, bago tayo mag-start, ma'am, so, gusto lang namin kayong interview ng konti lang, pasulyap lang sa inyong buhay. So, kamusta naman po kayo bilang isang... kababaihang lingkod ng Panginoon. Ang journey nyo as kababaihan. Oo, so thank you ha. So, I am a woman and daughter of Christ. Alam naman ang mga tiga-BTEC yan. For 11 years, nag-reside na ako dito sa Dalubhasaan natin. And I came to know the Lord. Actually, this Women's Month is my 10th year serving the Lord. So, praise God, no? So, yes. 10 years na rin ako nagsiserve sa Panginoon dito rin sa campus natin, as a campus minister din. So, nakaka-bless naman yung buhay ni Ma'am Karen na talagang bilang isang lingkod na alam mong lingkod na nangunguna at isang kababaihan na nangunguna ay nandito tayo ngayon upang samahan tayo ni Ma'am Karen upang talakayan kung gaano nga ba kadakila ang mga kababaihan. Yes, and alam mo yun, si Ma'am Karen din kasi yung isa sa mga kababaihan na alam mo, bunga din niya tayo, yes, no? Na ginagamit itong library, hindi lang siya lugar para matuto ka in academe. Kumbaga, si Ma'am Karen ay isa sa mga way kung bakit karamihan sa mga kababaihan or mga Bitikenyos is nakakarinig pa rin ng word of God, yes, inside the school. Yes. And in that way, no, na-empowered tayo hindi lang sa kakayahan ng kababaihan dito sa mundong ibabaw, but also in our spiritual belief. And we're so happy, Ma'am Karen, na you allowed us and you joined us today for our first ever podcast. And hopefully, marami pang susunod. Yes. So, Ma'am Karen, again, may question din pala ako kay Ma'am Karen. Sulitin na natin ito. So, Pitikenyos, if you also have question for Miss Karen, for our head librarian, drop to our comment section. Pag-uusapan natin yan. Or if anything na meron kayong questions, may kwento kayo na gustong i-share bilang isang kababaihan, pag-uusapan natin yan today. Don't forget to like, share, and this live. Yun, Miss Karen, ang tanong ko lang, bilang isang head librarian and bilang isang kababaihan, sa tingin mo, ano yung pinaka main struggle mo na ikaw yung head librarian and you're also a woman? Sa tingin mo, ano yung struggle mo na natuturn mo into your strength? Madami. Madami actually, to be honest. Marami akong struggle, challenges as a head librarian kasi may
my line of maturity today nga kasi I'm a wife na din. Kasi medyo nasa, ando na ako sa moment na I am a head librarian sa Dalubasan. At the same time, I am a wife. So, nagjijiggle ako dun sa challenge. But then, it's a form of maturity na rin sa buhay ko ngayon. Kasi mas natuto ako how to balance everything. And actually, I'm at work doon. Work in progress ako eh. Sa totoo, work in progress ako sa lahat. Kahit na 10 years old na ako dito, ang dami ko pa rin hindi alam. Kaya, ang is siguro that weaknesses turn into strength na every year nag-grow siguro ako in terms of my responsibility din dito sa trabaho. And I do believe napakalaki ng bagay na support system na meron ako. Yung mga mentors natin dito, yung mga bosses natin, yung family ko, yung family ng husband ko, may support system sa community ko, my Christian family, my friends, malaking bagay sa akin yun kasi to remind me of that I am fearfully and wonderfully made, di ba? Sabi yes, naman yes. Sa first yun. And yun nga, malaking importante siguro na yung weakness naman natin na yun, although may challenges sa woman, kung paano mo na handle lahat na ngayon, it's because of siguro malaking bagay talaga yung faith ko and my support system. Importante na meron kang support system as a woman. Lalo na sa ating mga kababaihan. Yes, exactly. Iba kasi talaga, yes. Diba guys, yeah. Na we came from different generation. Yeah. And kapag may support system tayo, magkakaiba tayo ng support system. But the most important thing nga is yung support system natin itself. Kasi kung wala tayong strong support, strong na support system, siguro we can't do the things that we thought we could. Diba? Para ganun kayo, Kai. Before we start, the exact... May agenda of this live today na pag-usapan ang kwento ng bawat isa. Let's hear your stories, your summary, para ma-share natin sa mga kapwa natin kababaihan na Bitikenyos, mapalalaki o babae, kung ano ang kwento ng isang kabataan sa iba't ibang henerasyon. First is sa pinakabata. Hi! Ano ba ang kwento? Okay, a little background about myself. A little background about myself. I am the oldest daughter. And the ilagay siyang babae rin. So, yeah. Meron po akong dalawang kapatid na lalaki. So, growing up, yung puso namin, 4 years old pa lang siya right now. So, super laking gap sa akin, sa age gap namin dalawa. So, ang lagi kong kalaro ng bata ko is yung pangalawa. Yun, alam niyo naman, kapag malalaki, ang mga hilig laruin, super lawa kasi ng imagination ng kapatid. Yeah. So, ang laro namin lagi, wrestling. Okay! Wrestling talaga. So, hindi ko ramdam na baka. Kasi yung mata, kasi syempre, pag maglalaro ka ng Barbie, hindi ko siya pwedeng kalaro kasi ayaw niya. So, yun. So, yung another struggle din yun, ng girlhood mo, ng childhood memories mo, hindi ko makapaglaro ng mga Barbies kasi mas gusto ng kapatid mo. Ayun, but I love being an ate kasi. Yeah. So, super, super important sa akin. Mahal kayo mga kapatid ko, so mas pinipili ko minsan kung anong mas trip nilang laruin, anong mas trip nilang gawin namin sa anong gusto namin pagkakatkal lang sa labas, lupa, or grabe naman yung quality time. So ayun, hindi siya, ano, well, now, background yun. But ayun, throughout that, siguro as a woman, isa sa achievement ko na pwede ko maano is, not to boast, pero simula po kasi grade 6, nasa student council na ako. And then another thing yun, hindi ko alam kung dahil sa babae ako or dahil sa noon pa lang pinapractice ko na yung self-love. Uy, self-love! Grabe naman! I am with you! Pinapractice ko na yung self-love, but like, syempre kasi hindi ko alam kung umaapaw na yung pagmamalas sa sarili ko na super grateful ako na babae ako pinakala. Kasi yun nga, grade 6, nasa student council na ako, pero nag-start ako as PRO. PR ko, kung hindi PRO, representative. Yeah. At ang pinakamataas kong position na natakbo is president, which is nung senior high lang ako. So, kwento ko doon, na ang hirap pala na tumatakbo ka pa lang, parang mas marami yung boto kapag lalaki yung katakbo. Yeah! Parang yeah, kasi exactly. And during that time, background din, a little, ano din sa mga hindi pa nakakilala sa actor, hindi naman ako nakilala ng senior high, is super ikli ng boto.
So, mas maigli pa dito. And then, ang style ng hair ko is laging nakahawi. So, nagpumukha siyang boy cut. Tapos, ang lagi pang comment sa akin kapag yung mga nakaka-close ko na, ang sumit-sumit ko daw tignan, bakit daw hindi daw ako umiti. Tapos, nakasabi kong tumakbo sa president doon. Pero super friendly naman kasi niya. Yeah. Something na hindi ko alam ano meron sa resting face ko. Pero masaya po ako resting pag resting face ko kasi minsan sabi nila Ate Jessica nakataas ako kasi sa true. So nung tumatakbo ko, lagi na lang sinasabi na mas hindi na lang sinasabi directly, pero nananinig ko yung mas mananalo yung lalaki kasi mas friendly. Tapos babae lang kasi ako. Tapos, ano ba yun, parang pag leadership, parang nadadamay yung sex mo. Kasi dahil sa babae ka, parang mas inferior ka. Dahil sa mga lalaki na mas kayang gawin ito ng lalaki. Hindi ba sa manpower, sa mga sa ating volunteers, di ba po sinabing manpower, pakala palang manpower. Di ba, sa mga lugar ng women's? Di ba po manpower? At taas ng tingin nila. Doon pa lang sa paglalaki pa. Tapos pagdating pag sa babae, parang nagagaw. So yun ang ano ko. Pero you change the title. Imagine. Yes! Ang kalaban mo is lalaki during your candidacy for president. Yes. Yeah. Senior high school, no? High school. Pero sino nanalo? Sino? Babae. Wow. That's the development. Laban. Diba yun yung leadership na hindi natin kaya diktahan kung lalaki lang. Walang discrimination when it comes to leadership. Kasi yes. We have our own. Yes. And you find your own. Dakila. Dakila ka talaga. Kailang kanina pa lang. Yes. And it's you, Ate Hey! It's your day! Excited ako. Okay. So ako kasi is bilang panganay. And unang ako, madami talagang pressure. Like, una akong gagraduate sa family namin. Since both parents ko is only child. So, syempre, wala masyadong ano. Then, ang kapatid ko is lalaki. So, medyo, you know, same as guy. Yung bonding din namin is hindi girly-girly daw na gano'n. But, syempre, it has a lot of struggles since yung pressure sa'yo is mas taas. Kasi sabihin sa'yo na, syempre sabihin natin sa lolo ko, tuwing every time na nagpupunta kami sa kanya, lagi niya sinasabi na, wag na si Haynes, si Harold na lang, which is yung kapatid ko. Na lagi sinasabi sa amin na, dati, lalaki lang talaga yung nagtatrabaho. Yes. Ang babae sa bahay lang yan, makukuha yan. Ano makukuha natin dyan? So, ang mas tinatrain nila yung kapatid ko para maging matatag. Even, hindi nila alam na mas kaya kong patatagin yung sarili ko kahit wala sila. Yeah. Talaga naman. It's a power. Tapos, eto pa, holding tight na hindi naman sa ano. But I have a lot of silent battles. All of us has a silent battle doon naman. But as long as the time goes by, syempre, madami ding experience, madami ang nakikilala. Dumadami support system ko. Thank you. Yes. Most women support system is women. So, yeah, women. Very girls. Then, ayun. So, yun. Sa mga struggle, sa mga ganun, kay God lang naman tayo lumalapit. Ma'am, kay God, always remember that we have God. Yeah, I thought that was a good thing na ma-share ko rin. Kasi syempre, sa a lot of pressures, sa a lot of sinasabi ng tao, syempre. Ayun, and every time din nakikita ko sa mga mata ng magulang ko, even nakikita ko rin sa mata ng tatay ko, nakikita ko mas nagsustruggle yung mami ko kasi ano kami eh, binubuhay kami nung paano masabihin? Like yung babae sa amin, babae yung bumubuhay. Even though yung lalaki dapat. Ayun. Most sa side namin, nakikita ko yung mga struggle nila, then how they great, paano sila maging strong na para yung foundation namin is buo pa rin. Hindi siya mag-collapse. Di ba?
Yeah. Eh, bilang panganay, no? Ma'am Karen, ikaw panganay. Actually, hindi ako panganay, bunso ako. Hindi po tayo hindi ako nakakarelate sa dalawa kasi na outcast na. Panganay, sorry ma'am. Yeah. Pero imagine, no, Ate Haynes, no, ikaw yung parang panganay ka, tas babae pa. Oh, diba? Hindi ka na nilang malala. Ay, babae ka lang, panganay ka lang. Kasi ikaw si Haynes. Grabe yung stereotypes ng pag sa babae. Takailang sa bahay ka lang. Pero tingnan mo sa household nila, no, babae. And it's a as good day. Yeah. Oh, so, actually, totoo yun. No? Silang dalawa bunso. And ako din is panganay. So, ako nakikinig ako sa kanila. So, sabi ko, oo nga. Lalo na kay Ate Ains kasi panganay din ako and only child. And at the same time, ako din yung panganay sa magpipinsan. So, yung magpipinsan din kami is halos lahat babae. Mm-hmm. So, halos lahat, nasa isang compound na kasi kami eh. So, halos lahat babae. So, parang in the end, kami yung gumagawa halos lahat. Which is, uy, asa na si ganyan na pinsan namin lalaki? Asa na si ganyan? So, dahil wala sila, kami yung kikilos. And siguro, mishishare ko din na lumaki din ako talaga sa pamilya na super conservative. Lalo na sa aming mga babae. Like, bawal kaming sumigaw, like bawal kaming itaas yung paa namin, bawal kaming mag-short talaga ng super excessive. Nasasabihin sa akin ng mga lola ko na, ba't ka nakaganyan? Ganyan-ganyan. Eh, babae ka pa man din. So, nandun lagi yung word na babae ka pa man din. Bakit, ba't ganyan yung suot mo? Tapos, like, bawal talagang lumabas. And pagka sa lalaki, so, syempre, gano'n. Pero, grabe yung pagiging panganay na talagang sa'yo lahat or ikaw talaga yung gagawa, lalo na sa aming mapipinsan na babae. So, siguro doon din ako proud na dahil sa amin lahat is babae, is natutunan namin yung mga gawain din na sinasabi na panglalaki lang dapat. Pero natutunan din namin at talagang kaya namin. Ayun. And siguro sa church din, no, na talagang halos lahat sa amin is babae. And yung actually yung pastor namin is babae din. And talagang namamangako sa talagang pinapakita niyang work, pinapakita niyang paglilingkod sa Diyos. At halos lahat ng mga leaders doon is talagang babae. So talagang na-empowered ako na kasi minsan tinatanong ko, kaya ko ba to? Kaya ko ba yan? Kasi nga, gaya nga ng sabi, minsan talagang pagka inaano is, ay dyan si lalaking ganyan, si lalaking ganyan, so dapat siya gumagawa. Pero doon, talagang na-empowered ako na kaya ko pala to. Na kaya ko palang mag-lead, kaya ko palang gawin to. So yun, talagang nakaka-relate ako sa mga kwento ni Ate Hates and Kai. So ikaw ma'am, sa tingin mo, anong masasabi mo sa yes, different generation, different kwento? Then tapos, as a bunso din, since kami tayo. Ay ma'am, bunso. Bunso na tayo. Bunso. Ano, sobra akong na-amaze sa mga stories ng bawat isa. Kasi para sa akin ha, lahat ng story ng universal naman ng mga tao, story ng lalaki, story ng mga babae, very unique. Kasi every story is unique for me. So, ang ganda ng ganitong mga activities we share. Diba, ang sarap na nag-share ka ng mga personal testimonials mo about how you, ganito pala yung estado ng buhay ng bawat isa. So, na-amaze lang ako kasi sa edad nyo na yan, tita ng ata. Dati ate lang. So, na-amaze ako kasi ang dami ng mga empowered women. And isa din yun sa lagi kong sigurong passionate ako sa mga women. Kasi women talaga very, scarcity, may victimhood tayo. Pero by God's grace, lahat, ang galing, empowered tayo. Kasi mahalaga na women support women. Yes! Yes! Yun dapat yung maganda kasi talaga. Dapat nag-uplift tayo ng spirit ng bawat isa. Malaking factor yung nag-encourage. May mga encouraging encouraging words sa bawat isa. So, yeah. Yun. Thank you so much sa story niyo. Yeah, about Ate Jess. No? Let's see. Ate Jess! Ate Jess! Can you share something? Yeah! Woo! Tingnan ka na makalimutan. So, ako, siguro bilang, isi-share ko yung experience bilang isang last card sa family. Bunso. Then, I'm the first one na hopefully makakagraduate ng college. And
siguro yung pressure na I have to break the cycle. The cycle of poverty, the cycle of this, the cycle of the way how we live, parang ganun. Pero yung struggle, yung yun eh, okay na ako doon, na parang I told, see to myself, na kaya ko to eh, kaya ko naman to eh, kaya ko tong gawin because I know I can, because I know I have God. Pero minsan, no, yung process talaga yung pinakamahirap na naranasan ko, na minsan masasabi ko pa bang empowered pa ba ako, na naniniwala pa ba ako sa sarili ko. Kasi, aminin ko man or hindi, maraming struggle, like, kina-question ko din kasi yung sarili ko when people na alam ko na kaya ko siya, pero may masasabi yung ibang tao na, ay, matalino ka sana kaso ang taba mo. Matalino ka sana kaso ganito ka, ganyan. And minsan, yun yung mga times na nag-hold back sa akin. Na, ay, magaling ka sana sa ganito kasi ang tinis sa boses mo. Ay, ang galing mo sana sa ganito, kaya lang ganyan. So, yun yung mga ganyan-ganyan nila yung nag-hold back sa akin. Oo, yung mga ganyan na nag-hold back sa akin na minsan kina-question ko na napaglalaban ko pa ba yung dapat kong ipaglaban kung ganito yung society na ginagalawan ko. And ayun siya, yun yung parang hanggang ngayon naman, we're not perfect and I'm not perfect na sinasabi ko na sa lahat ng oras at pagkakataon is empowered ako na dakila ako, na kaya kong gawin lahat to. Meron pa din mga ups and downs na ganyan. Pero ayun nga, hindi ko pinipilit, pero I always say to myself na, Jessica, you will break the cycle. You will break something that, kung ano man yung paniniwala mo, ikaw yung mag-stand dito eh. So, pinagpapatuloy ko lang siya. Hindi madali, kasi we all have different struggles, different kwento. Pero, ayun nga, at the end of the day, sa sarili lang natin, bilang kababaihan, tayo yung makakakilala sa atin na, ay, laban ko to. Laban ko to para sa sarili ko. And thanks also, no, to all the people na we have in our life, especially me, na kahit on and off ako sa church na ina-attendan ko, pero yung relationship ko kay Lord, nandun pa din, the relationship ko sa mga tao na kapaligid sa akin, as nararamdaman ko. And yun yung story ko, and alam nyo, at ganun din, tuktong ko na dito sa speech ko. What is speech? Yung ano, na alam niyo, pansin niyo yun na we have different generations, we have different stories, pero ano yung connected tayo? We are all kababaihan. Yes. We all have purpose. And yes. Yan, tunay nga. Sa atin pa lang, ang dami na nating narinig, ang dami na nating natutunan. So, syempre, hindi dyan matatapos yung podcast na to. Excited na. Intro pa lang yun, guys. Intro pa lang yun. So, ayan, meron pa tayong matututunan mula naman sa ating mga kapwa-estudyante ng BTEC. So, meron tayo dito na kung saan magbubuno tayo at meron tayo dito mga experience na galing naman sa kanila na pag-uusapan at makukuha na naman talaga natin ng mga aral sa ating buhay. So, let's start! Start na natin to. Our first... Okay. So while we're reading this, no, pwede kayong sa comment section, pwede kayong magbigay ng insight. Yes. Diba? Hindi na dito natatapos yun, no? Yes. You will hear different perspective from us and let's share the same stories or the same perspectives that we have. So Ate Danica? Okay, so eto. Tingnan natin mabuti. My struggles is to look pretty, to be accepted. I have to wear makeup before leaving. So it's draining, but I can't stop. So, someone na lagi naka-makeup. Very kikai. Yeah. Actually naman, hindi ako nag-start as kikai. Nag-start lang yun. Nag-start ako as kikai kasi yung mga naging kalaro ko rin, very kikai. Tapos pagdating ko ng junior high, parang na-shame ako na, oh, you like me? Ay, yung very girly mo naman. Tapos parang naging trend sa classroom ko yung naka-gel na babae. Hindi ko alam kung nakapaling sa inyo yun. Naging trend yun. So like, ang haba ng buhok ng girls, pero like naka-gel. Naging trend yun. Tapos ako naman kasi gusto, ayaw ko kasi naka-gel. Gusto ko naka-make lips ako lagi. Gusto ko nakatali ako. Sabi ko, I'm not like the other girls. So ayaw. So like, nasa-shame ako. Like, nang alam ako na, ay, hindi mo kaya makakayang maging cool. Hindi mo kaya maging friends with other cool kids. Kasi, lumaki ako sa private school. So, ano nila, merong laging parang generational kinemerod na kailangan mapatuloy, kailangan cool kid kayo. So, ayun, lagi naman siya shame sa pagiging very girly-girly ko. So, binago ko yun.
Then, bumalik siya nung pandemic kasi na-realize ko, ay, maganda pala ako. Saan na-realize yun? Kasi nga, hindi naman ako nag-aayos before. Like, parang sinasabuhay ko na yung pulbula. Natulaglanda. Alam mo yung usual na, yung mga scripts ng mga pick me girls na, hindi, ano lang ako, pulbula. Natural lang kasi ako, natatapad kasi ng makeup yung, then look at me now, girly. May nakikita nyo ba with lipgloss and highlighters? Do you think, dapat siyang ma-shame? Hindi, actually, okay lang naman na mag-makeup kasi syempre, di ba? It's to enhance your features. Yeah. Siguro, ang sinasabi, siguro, the mga moments lang, ito ay bilang nag-aral ng makeup din sa bahay. Makeup. Nag-aaral ng makeup. Nag-aaral ng makeup. So, para mas ma-enhance ko yung features ko. We all have different features. Yeah. So, kung mas maganda yung mata mo, good. Oh, kung mas maganda yung labi mo, good. From my personal experience, lagi ako na, ayoko siyang i-take as bulik, pero siguro goal. Kasi meron akong full lips. Something na hindi pasok sa beauty standards sa Pilipinas. Yeah. At the same time, morena ako. Yeah. Something na hindi rin pasok sa beauty standards ng Pilipinas. You need to be fair skin. Yeah. And then, di ko na po napapansin nyo, I also have wavy hair. Something na hindi rin pasok sa standards ng Pilipinas. So, kailangan straight buhok mo. Kahit kasama naman sa history, nakulot naman talaga dapat ang mga Pilipino. Yeah, morena talaga. Morena mo ang kulay natin. And isang full lips, hindi ko na alam yan. Galing sa mother ko. Thanks, mom! So, yun lang. So, something na ma-advise ko sa kanya is, if you struggle to be pretty, baka nag-i-struggle ka sa sasabihin ng iba. We all have different features. And yun yung, sa makeup, yun yung instrument para mas ma-lift up yung features natin. Sa akin, ang lagi kong nililift up is yung lips ko. I'm proud of my lips kahit dumating ako sa time na iniiyak ko. Sana mo yung maliit na lang yung laban ko. Yung eyes ko, I really love it. Siguro nag-i-start siya, again, nag-invest kasi ako sa self-love. So dun ko natutunan na, kaya lang pala hindi maayos yung makeup sa akin natin. Kasi ginagaya ko yung, alam mo yung, ginagaya natin yung tutorials of iba. Yes. Maganda tignan sa kanila kasi naman nila yun. Yes. Iba yung features natin. Iba yung sa'yo. Kung maganda yung contour nila sa kanila at sa'yo mukhang luto, eh kasi mukha nila yun. Yeah. Iba yung mukha mo. Iba yung face shape mo. Iba yung eyes mo. Iba yung ganda mo. Iba yung ganda ni Ate Jessica. Iba yung ganda ni Ate Danny. Iba yung ganda ni Mac. Iba yung ganda ni Ate Link. Iba yung ganda ko. Meron tayong different features or uniqueness na mas ikaka-lift up natin. And that makes us unique and beautiful. So if you struggle na, alam mo yun, na mag, alam mo sa akin, you're pretty. You have your own uniqueness. Diba? And be confident in yourself. Siyempre, yung makeup is iba. Kapag yan nasa, hindi naman lang. Nakapag-enhance siya na siya ng features mo. Then, different sa tingin ng mga ating things. Si ating is maganda pa rin without makeup. Ako, maganda ka. May makeup. Maganda kami pareho. Maganda tayo. Yeah. And ayun. And exactly. Ito na yung issue yan. Actually, society lang talaga nagsasabi yes. Lang. It's your beauty standards. Yeah, sila. Yeah. Siguro yun nga, no? I-break na yung... Ang pinakamagandang suggestion is huwag kang sumabay sa beauty standards. Gawin mong standard yung sarili mo. You are the standard, girly pop! Hi! Yeah, and siguro wear makeup because you love wearing it. Yes! You love to express yourself. Yeah. Ikaw, ma'am, bakit ka nagme-makeup? Yeah. Siguro ganun. Bakit ka, ma'am, nagme-makeup? Ayun, syempre, sa totoo lang, yung si Bakila is live, mga ganyan. Hindi tata ko, Jensi, sorry, ha, baby boomer na. Pero sa totoo lang, I love, ewan ko nung high school, college, nagme-makeup ako. Hindi dahil sa iba, kasi for myself. Yun. Yes! Kapag ginagawa mo kasi yung isang bagay for yourself, so, it doesn't matter kung ano yung sabihin ng iba. Yes. Don't let the society minsan dictate who you really are, kasi you are... unique, sabi nga ni Kai. Yes. You are wonderfully made. Kaya mahalaga na you always uplift yourself. Sabi nga, ako naniniwala din ako bago ka sumaya sa isang tao, sa ibang tao. Kailangan maging masaya ka muna sa sarili mo. Para yung where ako, ang beauty sa akin, the personal. Yes. Yun yung maganda talaga sa, yun yung meaning ko ng beautiful. Yung kung okay yung personality mo. Minsan hindi sa ganda eh. Yung personality will lead you to your success, to your destiny. Ako doon ako naniniwala sa personality. Ganda ka dun, girl. Kaya lagi mo yung sa isip.
Di ba? Lagi mo yan. Sabihin minsan pag nasa salamin ka, huwag ka lang masyadong kikin bukas mo. Kasi sabihin mo, I am love, I am pretty girl. Ganun mo. Oo, ganun lang. I wear makeup because. Yes. For yourself. Another thing, nabasa ko kasi siya, I struggle to look pretty, to be accepted. To be accepted. Yeah. I mean, di ba? Hindi naman kasi mag-start yung acceptance or yung acceptance. Sarili mo. Yeah. Sarili mo na talaga. Hayaan mo sila kung ano. Sabihin nila sa iyo at least maganda ka. Alam mo sarili mo maganda ka. And maganda ka talaga. And guys, period na to. Ano man yung gawin talaga natin, may masasabi at may masasabi sila. Grabe ang society. We only want. Siguro ano, ganito. We only live once. Palitan natin siya. We live every day but we die once. Yes. Diba? So you yeah, so next question ta. Next question. Next tayo. So, okay, magwala ka lang ng word. Nag-iwentuhan. So, our next question. Oh my God. Okay, okay na tayo. Hindi ko siya ma. Okay. Yeah. Okay. Ito siya, dating ang struggle ko. Dating ang struggle ko. Okay, yung number one. Dating. And then, yung next is yung menstruation or yung monthly period. At saka palagi naglilinis ng bahay. So yun yung pinaka point dito, yung tatlo na yun. Dating, menstruation, and palagi naglilinis ng bahay. Sige, bigyan natin ng ano. Inahin natin sa paglilinis ng bahay. So sino ba yung bata dito? Bata, yung pinaka bata. Kasi ito, naman, pinaata ko nakaka-relate. Dating na, kaasawa na ako. Ano ba yan? So, Bob, yung sa struggle niya na parang struggle niya daw yung paglilinis ng bahay. Hi, naku! Actually, minsan, ako na din, mahilig kasi ako manood din ng mga inspirational video. Minsan, ako na, I believe in the power of mindset. Kung minsan, ano yung iniisip natin? Kasi ako ha, sa totoo lang, warrior ako, very anxious ako, alam ng asawa ko yan. Simpleng bagay. Pero alam mo yun, minsan, yung mindset mo, kung nahihirapan ka pa sa paglilinis ng bahay, alam mo, blessing yan. Hindi siya negative. Kasi pag ikaw, babae ka, naglilinis ka ng bahay, now that I am married, it's a blessing. Blessing ang naglilinis ng bahay kasi it's a preparation sa mga darating na season ng buhay mo. Kasi magiging asawa ka. Napakalaking blessing yan. Sanay ka maglinis ng bahay. Kaya ako sa mga babae, okay sa akin yung mga naglilinis ng bahay ng mga tigabitek na mga babae dito. Okay lang kasi balang araw magiging asawa ka. Napakalaking biyaya kapag sanay ka maglinis ng bahay. Hindi siya negative, hindi siya problema. It's a blessing for me. So lagi mong isipin kung naglilinis ka lagi ng bahay, okay yan. Pagpatuloy mo yan, girl. Kasi magiging asawa ka. Yeah. It's a blessing. So, siguro ano, kami ni Ate Danica yung sasagot ng menstruation. Tapos kayo sa dating. Okay. Oh. Hatiin natin ito. Ikaw, Ate Danica. So, tingin mo, ano yung struggle niya sa pagkakaroon ng monthly period? Actually, ako talaga is, maaga ako nagkaroon. So, maaga din ako yung hormones ko. So, syempre, di ba, pag nagkakaroon ka, yung hormones mo talaga lalabas na yung mga sa physical na pangangatawan. So, nagkaroon din talaga ng struggles dyan, lalo na pag may mga nadidinig, may mga ganyan. Pero, dahil nga sa lumaki ako sa konservatibong pamamahay, is, siguro, parang talagang naging normal na sa akin yun. And talagang, di ba lahat tayo nakakaranas ng masakitong puso? Yeah. Pagka, ano, pero ako, hindi ako nakaranas noon. Like, 10 years later, saka ako naranasan yun. So, hindi ako nakaka-relate kapag sinasabi niya lang, ang sakit ng puso ko ngayon kasi meron ako ngayon. Tapos, ang sakit ng puso ko ngayon. Tapos, yung emotion, di ba, pabago-bago kapag meron ka. So, it's a normal. And, talagang ang dami ko rin napapanood na mga tinatalaka yung about menstruation. And masasabi ko lang na babae, kaya tayo may ganyan is dahil babae din tayo. Binigay sa atin yan ng Lord dahil ganyan na tayo ginawa. And siguro it's time talaga na to accept it and to love it. And talagang ganun eh, normal. Normal tayo doon dahil kaya nga tayo nagkakaanak dahil sa menstruation. So talagang yun lang yung masasabi ko na tingnan natin yun as a normal na pamumuhay. No? Magulat na lang tayo kapag di na tayo yung sabihin, meron na tayong problema. Di ba? Ano ba? Oo. So,
ano, love yourself at talagang normal yan sa isang kababae. Yeah, and add ko na lang din, no? Kasi kapag meron tayo or may period, menstruation tayo, siguro yung sa akin yung breaking the stigma or breaking the cycle na kahit babae tayo, nahihiya tayong bumili ng napkins or yung pads sa mga convenience store or sari-sari store, no? And kapag meron tayo, nahihiya tayong sabihin sa other gender, sa lalaki or sa something na ganyan. Kasi nafe-feel natin, no, lalo na sa generation natin, na nafe-feel natin na parang, it's not normal, it's ill, kadiri, yeah. Bakit may ganyan ka, ganyan. But ayun nga, katulad nga ng sinabi ni Danica, no, no, na kaya sa atin to binigay ni Lord, or kaya tayo yung nagkakaroon, dahil nga babae tayo, because of our menstruation, we can produce a life. Matakot ka na lang kapag hindi ka na nagkaroon ng 9 months. Yes. Tapos unprepared ka. Diba? Siguro yung ano. Diba yun? Diba yung mga cramps or yung sobrang sakit ng puso na parang hindi tayo laging okay. Siguro masakit siya physically. Pero lagi nating tignan na it's not a struggle. It's a blessing. Because you're a woman. You're one of the kind. And ayun, siyempre kapag nagkakaroon ka, of course, papasok ka sa dating. Yes. So, doon tayo sa dating. Ano magiging transition? So, kayo, paano, ang struggle niya daw is dating. Kayo ba nagkaroon tayo na nag-struggle kayo? Ay, uwi. Nakikipag-date na atal. Dating na, Kai. Ano struggle ng pagiging sa dating? Dating. Hindi ba talaga? Next question! So, ano ba? Kasi may struggle siya sa dating. Ano? So, ang menstruation is... Ay! Tapos na ba doon? Ano? Ako ba? Ay! Ano ba? Kasi diba guys, before you enter dating, you should, ano, buo na! Bago ka pumasok sa isang relasyon. Eto. Ere. Eto. Hindi, as someone kasi na mahilig mag-reflect. Mag-reflect sa buhay. I actually own a lot of journals. Yeah. Kasi kapag meron akong realization sa buhay, in order to make for a room, to make a room for improvement, as someone na I love change kasi, yeah. It's the only constant thing in our life. My world. It's change and to continue to grow. So, one thing na na-realize ko as someone na, hey, saan ka binigay yung dating? As someone na na-realize ko, hi for the records, Mom, if you're watching, Mom, if you're watching, we're just giving advice. We also have Lola, Mommy, it's on the bus. So, wait. So, for the records, unti lang naman yung mga nakakarate ko, okay? Kasi I don't entertain naman. Alam kong pinagtitripan mo lang ako, eh. Cool. Pero, something na I will advise, especially to the girly pops out there, is focus on yourself. Yeah. Well, okay lang na mataas ang standard natin. But, ang pangit naman tingnan if maghahangad tayo ng isang bagay na sa sarili natin hindi natin maibigay. Yeah. For example, naghahangad ka ng assurance but you can assure yourself. Diba? So, de-depend ka lang ba sa sasabihin ng partner mo na, pretty ako. Sinabi ang partner ko, pretty ako. Pretty ako. No. Kailangan mag-grow ka muna sa sarili mo. Makilala mo muna fully yung sarili mo. Magkaroon ka muna ng progress sa sarili mo. Magkaroon ka ng rooted na love sa sarili mo before mo maibigay yun sa iba. Kaya tayo minsan nag-i-struggles kasi hinahanap natin yung fulfillment sa iba. Meron tayo, ano ba yung thinking na, ikaw yung missing piece sa buhay ko. No. Okay, dahil, sorry, sinimension ko na to. But one thing na ituro sa amin ng pastor namin sa church namin is... dapat kapag may sinabi, pag may future na manaligo mo or whoever na nagsabi sa'yo na ikaw ang missing piece, you should run. Kasi ibig sabihin, hindi siya complete. But, yeah. Paano niya may-offer yung love na kailangan mo to grow yourself, kayong individually or as a partner, if siya mismo kulang. Hindi mo responsibilidad as babae or as lalaki na punan yung pagkukulang ng partner mo. It's not your responsibility to make a man out of your partner if siya naman mismo ay victim. So, kailangan mo munang maibigay sa sarili mo yung hinihingi mo bago ka mag-demand
ng genuine love, ng their healthy love. Kasi kung ikaw mismo hindi genuine yung pagmamahal sa sarili mo, ano ibibigay mo sa partner? That's so one thing na reflection ko, as someone na who feels everything too deeply, and it's both a blessing and a curse, kasi kapag nasasaktan ako, grabe naman talaga. Pero pag naman ako'y nakaka-appreciate ng ibang tao or may nagugustuhan ako, ay, grabe rin ay, grabe! Go! Grabe, grabe yung send, kung mapapanood man to ng sender natin. Oh. Life-changing na yung mga narinig niya from paglilinis, na struggle niya, menstruation, dating, to in a relationship. Mamaya marriage na yun. Mamaya pero ayun, no, grabe, no. Yung isang babae yung sender, pero ang dami niyang struggles. And we hope na yung mga struggles mo na yan, kung nanonood ka man, or kung mapapanood mo man to, we hope na. Saka ano, actually hindi siya struggle. Bless ka, bakit may nakikipag-date sa'yo. Some girls nagtatanong sa akin, yung lang nagligaw, ano siya, opportunity? Yung sanay ka maglinis ng bahay. Blessing ka, bless ka. Ang galing mo kasi sanay ka maglinis ng bahay. May nakikipag-date sa'yo. Tapos ano yung isa? Sa menstruation, may menstruation ka, yes. Regular ba menstruation mo? Napaka-bless mo. Like, yan, kung sino ka man, napaka-bless mo. Yan lang. Ay, napaka-bless na pag-dating din, hindi din naman siya minamadali. Oh, right? Yeah. Kasi ang daming tao din na makikilala mo through sa iba't ibang ugali nila. Doon mo rin makikita kung ano ba talaga kulang mo sa sarili mo, kung ano ba talaga kailangan ko improve para sa sarili ko. Like, hindi mo naman siya i-use as para mabuo ka. But syempre, it is an experience and a realization kung paano mo makukuha yung sarili mo dun sa mga na-experience mo sa tao. Di ba, ma'am? Oo, tsaka nakaka-flatter yan sa ating mga babae pag may nakakagusto lang sa atin, yes. May nagkaka-crush atin. Di ba, parang ano siya? Anyway, so yun kung yun pala yung spot. Yeah, so our next sender. Okay, our next sender. Pangalawa pa lang yan, guys. So, here's the next. Oh, I just wanna pray for my family and friends to give them protection every day. And eto, yung sinabi niya sumuli. And I hope no more cut off na. Siguro ang perfect na sasagot dito, no? Yes. The one who has foundation. No? Mag-miss ka rin. So, alam mo yung tanong. Ano ba yung tanong? Yeah. Ayan, so I just wanna pray for my family and friends to give them protection every day. And I'm no more. Sorry, ha? Ano ba yung cut off? Kasi tayo din ako milenya. You're ending a relationship. Yes. Connection. To someone. Sige, sa una, I just wanna pray for my family and friends to give them protection. Yes, given na yon. Basta every day, we must pray for one another. Ako natutunan ko, nung maging Christian na rin ako, I pray for my family as well with others. Hindi kasi ako nagpe-pray before. Di ako selfish nga ako. Hindi ako nagpe-pray before. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko. Napaka-selfish, di ba? Pero na-transform talaga ako eh. So, and pangalawa, and I hope no more cut-off na this 2024. Actually, yes, yung hope na no more cut-off. Kasi we are living. So, nabubuhay tayo and we must embrace. Actually, hindi natin dapat i-embrace din yung hindi na i-embrace din natin yung mga cut-off, yung mga brokenness, yung mga pains, discouragement, lahat yan i-embrace natin kasi that is part of your life and that is part of life, yung mga cut-off na yan. The moment na minsan parang hindi natin accept yung mga failures natin, yun kaya di tayo sumasaya, pero dapat expect natin. Diba nga, sabi sa isang verse, in this world we have many tribulations, but take heart, I overcome the world. So Jesus overcome the world, so we will also overcome it. So dapat i-ano natin yan, yung hoping na no more cut-off. Sorry ha, marami pang cut-off na darating sa buhay mo. Ako hindi ko siya yung sititake na to ng mga negative, pero marami pang cut-off sa buhay natin. Mag-a-apply ka ng trabaho, 1:10, ang dami ko din na-plan before. Kaming manliligaw sa'yo, marami kang magugustuhan along the way, pero yung ka-questionin mo, bakit hindi, bakit? Kasi that's part of the cut-off society. So, i-absorb mo lahat ng mga cut-off na darating. Yeah, mapahamak or kung saan ka mag-grow, ma'am, di ba? Oh, tsaka dagdag ko lang, yung cut-off na ba ito, kunyari, na ano ka, na-reject ka, hindi kayo nagkatuloy ng boyfriend mo, na-brinig ka niya, brinig mo siya, okay lang yun kasi it is a God's protection. Di ba sabi nga, God's protection is
God's declaration. Tsaka sabi ko, mga bata pa naman itong mga re, sabi ko, maganda. Ako lagi kong sinasabi sa mga estudyante natin si BTEC pag nag-life sharing ako, okay lang yun na wala kang boyfriend, na nabiperfect. Okay lang maging single habang nag-aaral. Kasi that's part of your success eh. Masarap din yung single ka habang nag-aaral ka. At the same time, pag may trabaho, pwede na. Huwag muna kayo ka ako mag-boyfriend. Mas maganda nga, sana sabi ko na, mas maganda single ka habang nag-aaral. Kasi it may cost you, kapag in a relationship ka, may temptation. Kahit ganong kabuting babae, temptation, we are living in the flesh. And mas mahalaga na, ayun nga, dati kasi nung college ako, na peer pressure din ako, yun nga, question ko, parang question, bakit ganun, malaman lang ko naging boyfriend or something. Pero na-realize ko, at 26, okay lang pala. Kasi hindi ko pala narating yung estado ko ngayon, siguro kahit papano, kung hindi, siguro kung before nag-boyfriend ako, baka wala na ako, pamilyadong tao, wala na mga anak. So yun pala, na-realize ko, mas maganda na, i-preserve mo yung single, tsaka single, sa akin ha, being a single is opportunity yan. Hindi siya, ewan ko ha, connotations lang, yung pagiging single, okay yan. Kasi masarap maging single, kasi preparation yan, maging masaya ka sa sarili mo, kasi preparation yan, baka bukas makalawa, may relationship ka na. So, i-enjoy natin yung season. Yun yes. Kasi maximize your season. Because there's a reason and right time for it. Yes! Kumala guys, may natututunan tayo sa mga process na pinagdadaanan. Yeah. So yung mga cut-offs na yan, may matututunan tayo mula sa may direction yan. No, Ate Danica, i-cut-off muna natin yung galing sa mga sender natin nung mga nagkaraan. Kukuha tayo ngayon sa ating comment section. Actually, meron na dito. So, meron na dito. Meron na dito. Naka-ready na siya. Sino ba yung mga nags- sino ba yan? Thank you so much. So, kung mo siya. Thank you daw sa ating heart. May follow you. Wow! So much pressure. Grabe. Grabe na yung power niya saan? Sa Miss Rachel. Shout out muna ba natin? Oo, kasi okay. Si Gabi yung mga grabe kasi. Mahaba eh. Ang haba nito actually. Miss ko na siya. Bumibili siya ng mini dome. Speaking ko. Okay, okay. Dapat bang may limitasyon sa lipunan ang mga kababaihan? This is defended. True. I say you. Tama na. Again, dapat bang may limitasyon sa lipunan ang mga kababaihan? Siguro yung limitation na yun, okay lang ba? Yes, yung limitation na yun siguro pag estudyante ka. Kasi di ba kayo may mga klase kayo, yes. Sino yung magli-lead sa organization nyo. Siguro, yung sinasabi nyo siguro yung limitation, kunyari pag nagde-debate or someone na may group kayo, nagde-discussion kayo, yung limitation siguro yung respect. Respect na, di ba, kunyari surprise again lang, di ba? Sino yung pag may kahit lalaki naman kasi yung babae, pinauuna pa rin ng babae. Respect, rinirespeto ng lalaki yung babae. So tayo din bilang mga babae, kailangan din naman irespeto natin yung authority ng lalaki. Kasi hindi naman ako lalaki, pero kasi authoritative at mas malakas talaga ang pinanganak yung mga lalaki. Yeah. At tayong mga babae, kasi lagi kong sinasabi as 30s na ako, hormonal being tayo, emotional being tayo, di ba? So yung limitation naman siguro sa trabaho, kunyari, pag may pamilya ka na, yung mga babae kasi usually, syempre, may masasalitan ko ito, pero minsan syempre, kailangan din natin yung humility, yung submissive dapat tayo minsan sa husband natin. So yun yung mga sigurong limitation na sinasabi, kung may limitation pa yung mga babae. Yes, we have, dapat meron tayong, meron din tayong limitation, di ba? Meron tayong limitation sa buhay na dapat din natin i-accept as a woman. Kasi di natin lahat kaya. Kaya nga, di ba, suitable lang tayo sa lalaki. So helper tayo ng lalaki. So yun dapat yung take natin into consideration pag tinatanong ni Nicole ba na yes, we have naman limitations. Limitations, ano, equal siya sa respect. Okay. Parang ganun, no? So, grabe naman na yung mix ang iyong mga katanungan. So, next question. Dito naman tayo kukuha ulit? Siguro, oo. Kasi parang feeling ko, mahilab-hilab na naman. Grabe siya. Grabe yung hilab na yun. Grabe yung hilab. Yeah, next so, question. Next question. Ay, grabe. Hey. So for me, being the eldest child and the fact that I am a woman is hard. Kasi the expectations are heavier. Sometimes I need
to fill my mom's shoes or the fact that they think na I can't make it as tao kasi I'm a woman. And they said na I do better if I was a man. If I was a man. So parang related yung tanong kay Ate Hay. Sa lahat ng panganay. Sa lahat ng panganay din dito. So, parang ang point niya din is panganay siya din. There is a lot of pressures with me and expectation. The same thing. Hinihina siya kasi mas better na if lalaki siya. Minsan iniisip ko no kung nasa mindset lang ba natin na merong competition between lalaki at because of the stereotypes na nasagi lang din sa utak ko, di ba pag sa lalaki kapag din feminine sila or nag-act sila parang is that supposed to be an insult? Like magkaroon ba tayo throughout ng paglaki natin ng stereotypes na kailangan pag lalaki. Pag hindi sila matikas, meron shame doon. Or kaya yung ng mga nakikita ba nila na ang pagiging soft ay weakness? Kaya nila nasasabi yun. Siguro. Then, yun, go. Siguro ano, yung sa mga dati nga, yung sa mga ninuno natin, doon siya nag-start talaga na malalakas sila, sa mga military services, mga pinapadala ng mga tatay, di ba? Kaya masyadong ano ngayon, if soft ka, talo ka. Yeah. Madami nagsasabi ng gano'n. And ayun, like, elder siya tapos babae siya. Siguro, the main factor here is set your mindset properly. Na kahit anumang sabihin nila na, ay dapat ganito ka, you're the eldest, dapat lalaki ka eh, dapat ganito ka. Mag-start siya sa isip at sa puso mo. I-set natin yung sarili. Kasi tayo ganun eh. Sa kabila ng sinasabi ng society sa atin, pero may binago natin yung mindset natin. Nag-set tayo ng standard for ourselves. Kaya kahit anong iba po sa atin ng mundo, kaya natin manindigan. And maybe that's the point here, no? Hindi naman na siya competition or kung sino ang mas malakas, mas mahina, mas matatag, or mas hindi, mas malambot, ganyan. It's about how we set our mindset and how we prepare our hearts for the criticism or for the judgment of the society. And siguro kung magpapadalang lang tayo sa mga sinasabi nila, pero in the end, nasa iyo pa rin yung choice eh. Kung papatunayan mo na, I can do it. Like, kaya kong gawin yan. At siguro dun sa mga sinasabi niya na kailangan pa niyang maging parang nanay. And sinasabi na dapat lalaki na lang siya, ganyan. Pero behind that, ganyan na sinasabi niya ng parents, behind that, there's a blessing behind that. There's a reason behind that. At aminin man natin, meron tayong natututunan. Yes. Meron tayong natututunan na nagbe-build sa atin. So kung sino tayo ngayon. So, pinapaalala lang talaga sa atin na meron lang tayong dalawang choices. Kung magpapadala tayo sa sinasabi nila or maninindigan tayo na tatayo tayo sa sarili natin talaga na kaya ko to kahit na hindi ako yung ina-expect nila talaga na ganito. So, ayun siguro talagang sa mindset na lang talaga ng bawat isa. So, yun yung pag-focusan natin. So, ano? Woo! Grabe, mag-almost 1 hour na pala tayo na nagkakwentuhan. Hindi natin napapansin. And we still have a lot of pag-uusapan here. Pero maybe, no, or one question pa before we say our outro. Yes. Or our realization for this Women's Month podcast. Opening podcast. So, one last question for today. One last question. Mahina daw po ang mga babae pagdating sa leadership. Ayun. Ang ganda ng closing natin. Mahina daw po. Sige. Ano? Unahin kay Ma'am Karen. Asawa of experience. Ma'am, ano masasabi mo? Grabe. Actually, in terms of leadership, sa totoo lang, sabi ko nga, hindi ko pinangarap maging leader ng isang
institusyon, ng isang opisina. Kasi nga, lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko, pinangarap ko maging housewife, pero iba talaga yung plan eh, kung saan ka dinala. So yun nga, I am leading the Office of the Library sa Dalubhasaan for almost 11 years. Iba, 11 years yun, guys. Sa totoo lang, parang sabi ko, parang di ko na. Pero anyway, so yung leadership, kasi ako naniniwala ko ang pagiging isang leader, kailangan meron kang, ano eh, you know, your, ano, limitation. Tsaka dapat, ano ka, strong-headed. Dapat confident ka, pero hindi ka arrogant. Ang pagiging isang leader, hindi siya madali. Ako, kudos ako sa mga nagli-lead, sa sanggum, galing, sa mga nagli-lead. Kasi hindi po madali maging leader. Marami kang sacrifices, marami kang mga oras sa mga loved ones mo na isa-sacrifice, marami kang mga responsibility. Pero, in terms of womanhood sa pagiging leader siguro, ano yun, feeling ko okay maging leader ang mga babae kasi nga, ma-emotion, malakas tayo in terms of emotional being natin. So, kaya natin yung i-handle yung mga situation. Kasi sa mag-asawa nga, ang nag-handle talaga mga babae. Kapag bumitaw ang isang babae sa isang relationship, wala nang mangyayari sa relationship. Kasi nga, ang lalaki, pinanganak sila intellectually. So, minsan nga, ano naman yun? Yung asawa ko, isang araw na ako nag-iisip, siya wala lang yun. Pati yung pagdating sa trabaho, pagdating sa pag-aaral, wala rin sa kanila yon pero tayo, we, ano eh, we are persistent. Kung makakapagtiis, makakapagtiis. And that is the important factor ng leadership pagdating sa babae. Kasi many women today, Oprah Winfrey, ang first, Heidelin Diaz, yes, we can lead, we can impact. Actually, hindi lang babae, we all can impact the world. We make a difference, you can lead. Kasi yung pagiging leader naman kasi talaga, isa siyang biyaya din na yung madaming process. Kasi pag-lead ng, kunyari maraming courses dito sa eskwelahan. Pag ikaw ay librarian, pag nag-lead ka, madaming gagawin eh, maraming ginagawa. Pero you're still keep on going. Yes. So para sa akin ha, ang pagiging leader pag babae, okay. Kasi ano siya, may mothering din. Yes. Kasi mahalaga sa isang leader yung mother, may mothering style ka. Yung hindi ka lang boss na iniisip mo on how to manage a or function or an organization, pero dapat may puso ka. Yes. Kasi ang isang babae may puso yan na pusong ina, puso dapat mapag-alaga. Tsaka ako niniwala ako ang pagiging leader, dapat minsan selfless. At madalas dapat selfless ka. Yes. Kasi in order to have a successful organization, kailangan you're a team. May mga mahusay, ganito yung personality. Ako, para sa akin, perfecto naman yan. Lahat tayo may role. Yes. Ang pagiging leader, hindi lang kayo nag-lead, pero may mga organization kayo na lahat kayo kasama doon sa team. May team, ano tawag doon, meron kayong teamwork. Mahalaga yon na lahat may role at mahalaga lahat ng role ng isang tao sa isang organization at dapat ina-appreciate natin yun. Appreciate natin yung mga ginagawa, even the small things, yung mga janitors natin, yung mga estudyante dito sa BTEC. We are all leaders in our own way. Yes. Lalo na pag babae tayo na i-empower din natin yung iba. Sa ngayon, sa totoo lang, I am praying na to have more leaders. Sa library lang, maraming mga nag-head na. And gusto ko na lang din talaga yung parang minsan manganak na lang ng mga leaders. Kasi kapag talaga, masarap yung feeling kapag meron kang naipanganganak ng mga leaders. Yes. Kasi, di ba, as we age naman talaga, kayo, di ba kayo na yung mga youth, mga mag-lead sa susunod na generation, kung saan kayong organization. Ah, mahalaga talaga na kung ano ka nung bata, yung ka pa rin. Just keep on, kung ano ka before nung bata ka, ganun pa rin yung personality mo. Kahit na gumanda pa yung buhay mo, sabi ko nga, estado lang or position lang yung nababago, pero dapat yung ugali, yung personality natin, ganun pa rin. Kasi hindi siya dapat mabago ng kung ano man yung mga position nating mangyari sa buhay. Kailangan, ano lang, ganun ka pa rin. Humble ka pa rin. Kailangan always keep your feet on the ground. Kasi ako naniniwala ako na marami pang magtatagumpay kapag alam mo yung wala kang na-expect without something in return. Wala kang na-expect na ganito.
wala, minsan nga mas maganda yung batang walang pangarap eh. Kasi yeah, yung mga ganun, yun talaga yung maraming mararating sa buhay. Yeah. Para sa akin ah, kasi yun yung talagang, yung personality niya, ganun. So marami siyang, maraming mga tao magtitiwala sa kanya. Kasi ang isang, tsaka naniniwala ko hindi lang galing. Kailangan mahalaga na kahit ako hindi magaling yung isang tao or something, basta obedient siya. Mm-hmm. Magiging okay siya sa buhay. Tama ba? Well, actually, no, siguro si Miss Karen talaga yung perfect. Hindi! A perfect guest for me. Yes! Kasi alam mo yun. Diba? All those conversation, no, na pinag-share natin lahat. Uy, nasa outro na yun tayo! And then, no, imagine we came from different organizations, but we are all kababayan. And right now, nandito tayo, in front of this camera, na maaaring mananig mga kapwa Bitikenyos, yung mga pinag-usapan natin, yung mga shinare natin story. So, bilang outro, siguro, kayo, ano yung mga realization? Simulan natin sa pinaka-bata. Bata. Ikaw, Kai, ano ang realization mo habang nagkikwentuhan tayo for that 1 hour? Uy! Ay, pa-ganyan! Thank you for the wonderful question. One of my realization is, all throughout, simula sa mga ancestors natin, sa mga naglumaban, so that ma-celebrate natin yung women empowerment na nagkaroon tayo ng mga what we call the feminist or the feminism movement for solely para supportahan yung mga kababayan is a big step. And look at us now. Again, katulad sinabi ni Auntie Jessica, from different generations, we are connected through our emotions. And that is something na we shouldn't look as a weakness. Kasi tayo mga babae, natural na sa atin yung ma-emotion. Yeah. Sabi ni Ma'am Karen kanina, natural na sa atin yung nararamdaman natin lahat too deeply. Diba? Kaya kasi nature, ano tawag? Mother Nature. Why? Kasi, grabe tayo makiramdam sa isa't isa. Grabe yung pakikipagsuporta natin sa isa't isa. And that is something na nakaka-proud naman as someone na, again, I am the youngest here, pero hindi ko naramdaman na nabibilitaw yung knowledge ko as someone na youngest. Na accepted yung insights and opinions ko. And, ayun, we're really connected with our emotions, with our insights, na meron tayong pagkakaisa. Meron tayong common. Hindi lang yung sa mga page na naranasan na menstruation, and then something, na talagang naka-install na sa katawan natin bilang babae. But, ayun, to feel everything to deeply is a blessing. Yes. Yeah. What's the avenue? Siyempre, kahit sino ka man, mapababa yung puso ka man. Yes! Mm. Babae ka. Babae kahit ano sa larangan, yeah. It's still you. Be confident with yourself. Maging buo ka sa sarili mo. Ibahin natin ang mindset ng tao. Yes. Ikaw pa rin yan. Tayo pa rin to. Lalaban tayo. Abante babae. Sabi nga nila. Pero isa lang masasabi ko. Love yourself as always and be strong enough. Yes. Para lumabas. Yes. And me! To all our fellow youth, be specific siguro, this because this life is for our fellow Bitikenyos. Women are men. At the end of the day, laging puso, maging sa paglilingkod, pakikisalamuha, at pagtingin sa kapwa natin. Huwag natin hayaan na lamunin tayo ng mundo na to. Kung ano yung dinidikta ng mundo na to. Maging totoo tayo sa sarili natin. Katulad nga na lagi natin pinag-uusapan kanina, self-love. Kasi walang ibang taong magmamahal sa sarili mo kung hindi ikaw. At again, itong podcast, live podcast na ito, ay para sa lahat ng kabataan, babae o lalaki na naghahangad na makalaya sa kung ano ang dinidikta ng lipunan na ito. Lagi nating tandaan na kababaihan, kalalakihan, dakila. Siguro personally, no, naging challenge pa sa akin. Dahil sa short time man na nag-usap tayo, tunay na marami tayong natutunan. And siguro, isa itong sign, at sana sa lahat na nanonood, maging sign ito na i-challenge natin yung sarili natin to make a move. Para hindi lang sa sarili natin, kundi para sa ating mga kapwa.
kababaihan. Be an inspiration to other women out there. So, tunay nga na kababaihan, dakila ka. At lagi mong tatandaan na kahit nasan ka man, ano man yung ginagawa mo, sino man yung nakakakita sa'yo, dakila ka sa paningin mo at sa paningin ng Diyos. At dito po, wag mo nang i-end yung live. At dito at dito po nagtatapos ang kauna-unahang podcast ng Gilded Chat Gumiang Mag-aral kasama ang Manpower Team at Media Power Team ng BTech Sanggunian Mag-aaral, ang Federizing Volunteers at Pitikenyo Volunteers. And again, with our special guest, magandang special guest, Ma'am Karen. And ano ba ang aabangan? Hindi po dito nagtatapos ang ating podcast. Marami pa. Yeah, magkakaroon po tayo ng series of podcast. Magtataka tayo ng iba't ibang stories, iba't ibang topic, iba't ibang kwento na aabangan nyo. Na sigurado, sisiguraduhin namin na makakarelate tayong lahat. Magkakaroon ulit tayo ng magaganda at guwapong special guest. And ayun, Pitikenyos, maraming salamat sa inyo. Thank you for the support and I hope, yeah, like and follow our page. Thank you po.